sa pamilya ng ipipang sa panaran. Sa mga mata talagang pinagulagaya ng pancheng ng saga. Ayos yun ba yung pinapaayos ko? Yung sa pingpungan? Apo. Sa pingpungan, tagal-tagal na, hindi niyo pa aking ginagawa. Ayusin niyo na yan. Pakatagal na yan eh. O, Lena, aalis ka na pala sa bahay ni Rigor, ha? Mabuti naman. Para itigil mo na yung pambubwisit mo sa pamilya nila. Kalalaki mong tao ang chismoso mo, no? Alam mo, dapat ang pangalan ng barangay mo, Barangay Marites. Saka ano bang alam mo sa nangyayari? Sila kaya yun ang gulo sa buhay ko. Alam mo, Lena, sa laki ng iskandalong ginawa mo dito, at sa dami ng Marites dito, malalaman ko talaga yung ginawa mo. Sasagutin kita. Una, alam ko nakabit ka ni Rigor. Check. Alam ko na binahay ka ni Rigor. Check. At alam ko na sa tibay ng panunaw ng sikmura mo, umayag ka pang tumira kay Marites kasama pamilya niya. Check, check, check. All capital, tibay ng sikmura. Ngayon, tama lang na magbagong buhay ka na. Lumayo ka sa pamilya, di magiba. Kung pwede, umalis ka na sa barangay ko, ha? Intindihan mo? Huwag mo akong bisitin. Umalis na si Lena. Hindi nakuha mo na yung gusto mo. Hinihintay mo ba na hihingi ako na tawad? Huwag mo kalimutan, Marites, na ikaw at ang pamilya mong punodolo nito. Si Tinding, si Tanggol, perwisyo sila sa buhay ko. Hindi sana tayo aabot sa ganito kung noon pa lang gumawa ka ng paraan para maituwid sila. Wala ka na pa talagang pwedeng sisihin kundi ang ibang tao? Hindi mo pinalaki ang mga anak mo na mabuti. Una na si Tanggol. Ngayon naman si Santino. Kaya sila naging tarantado. Dahil hindi ka lang nagkulang bilang asawa, pabaya ka pang ina. Kaya huwag mo isumbat sa akin pagkakasala ko, Marites. Dahil sa ating dalawa, mas malaki ang pagkakasala mo. Wala akong nagawang tama. Kahit lahat ginawa ko para sa'yo, Rigor, para sa pamilyang to. Kahit araw-araw binabastos mo ang pagkababae ko. Kahit araw-araw pinaparamdam mo sa akin na dapat tanggalin ko ng respeto ko sa sarili ko dahil sa pag-akyat mo dito ng babae mo. Siguro nga, tama na hindi na ako umasang maayos pang pamilyang to. Franny? Franny, confirm ba? Yung walk away queen left the group na? Babay, jumper. Eh, bet luhaan ka. Putol na ang illegal connection. Ay, naku, Rhoda. Alam mo kung anong kinasasakit ang loob ko. Ano? Kasi sa lahat na nangyari dito sa bahay, dito sa pamilya namin, ako pa rin ang sinisisi ni Rigor. Hindi ka na nasanay kay Mr. Self-Righteous. Ang tawag dyan, gaslighter. Roda, di ba?
alam mo naman yung... yung hirap ko na... na balansehin lahat ng bagay dito sa bahay namin. Pero, bakit ganun? Bakit binabaliwala ni Rigor? Not to blame you, Frenny, ha? Pero para sa akin, kasi pinakita mo kay Rigor na kaya mo siyang tiisin. Kaya tuloy humaba. Ayan, namihasa. Ano sa palagay mo, Rhoda? Mas mabuti kaya kung maging mag-isa na lang ako? What do you mean? Wala lang. Naisip ko lang. Ano kaya kung... tumanda na lang ako mag-isa? Diba? Kesa naman yung ganito. Nasasaktan pa ako kasi... kahit naman anong hirap ang gawin ko na ayusin yung mga bagay-bagay, hindi naman pinapahalagahan. Ano kaya kung yung lahat na lang ng attention ko, lahat ng pagmamahal na meron ako, ibuhos ko na lang sa mga anak ko tsaka sarili ko. Katulad ng ginawa sa akin ni Tindi noon. Siya nga na kaya niya eh. Siguro naman ako kakayanin ko rin, di ba? Sana masaya ka sa pagpapaalis ko kay Lena. Inamaan niyo lang ang mali niyo. Pero hindi mabubura ng mga ginawa niyo kay nanay. Dahil harap-harapan niyo siyang binabastos. Nakita ko po yung karatula niyo sa babae. Tanungin ko lang ho kung available pa po yung kwarto na pinaparenta niyo. Oo. Interesado ka? Pero gusto ko pong makita sana muna yung kwarto. Oo naman. Halika. Akin na ako na yan. Dito, oh. Ayan. Dark, di ba ito yung kabit ni Rigor? Oo nga, pero bakit maghahanap siya ng ibang patitira? Oh, ayos naman, di ba? Maganda. Magkano ho ba? 5,000, libre ang kuryente, libre ang tubig. Hingi ako ng 1 month advance tsaka 1 month deposit. Sige ho. Oh, isang patakaran lang ang hihingin ko. Yung tinatawag nating privacy ng bawat isa. Respetuhin natin para hindi tayo magka-problema. Hindi kagaya nung dating umuupa dito, nako. Sige ho, mas mabuti nga ho yun yung wala ho tayong pakialamanan sa isa't isa. Ayun, nagkakaintindihan tayo. Oo nga pala, ako si Marcin, ito si Nita. Ikaw si Lena, di ba? Ako nga, ako si Lena. Bakit kasi sinama pa ni Tanggol yung si Divina? Sigurado, makikialam yan sa negosyo. Makakagulo pa. Ano naman si Tanggol eh? Tuto. Kahit ano sabi ni Divina, pinaniniwalaan niya. Sigurado ako mamaya, kung ano sasabihin ni Divina, na kung sasangayunan niya yan. Hindi naman natin masisisi sa Tanggol. Eh si Divina ang tumulong sa atin. Kung ano sabihin ni Divina, paniniwalaan niya to. Basta nandito dito tayo para suportahan si Tanggol. Pag mali ang ginagawa niya, suwain na natin siya. Maganda tong lugar na to, ha. Tagong-tago, hindi talaga kayo matutunto ng mga pulis dito. Matalino talaga yung si Facundo. Akalain mo sa gitna ng modernong panahon, dito nyo naisip magtayo ng laboratorio sa gubat. Tara, Tanggol, silipin ko yung loob. Sana pumayag si Tanggol na ituloy natin to. Sayang eh. Oo naman, sigurado yun. Mapapakinabangan na natin to eh. Sigurado ako. Mas malaki ikikitain natin ngayon. Ibig sabihin, niyaman na tayo ng sobra-sobra. Sandali.
muna kayo magsalita ng ganyan. Kilala niyo si Tanggol. Babalansahin muna niya yan. Hintayin natin yung desisyon niya. Ayos to ah. Operational na ba to? Opo. Nasimula na namin na doon pa kundo to. Nakapagsimula na kami ng produksyon. Pero nahinto lang nung sinugod ng mga Montenegro ang mansyon ni Don Facundo. Edi, Tanggol, pwede pa lang ikaw na magmay-ari nito. Mukhang interesadong interesado si Divina. Makikihati talaga sila sa atin. Paano yan? Pababawas sa pagkita natin? Oo. Marami siyang negosyo. Pero iba ito. Hindi alam ni Divina ang pamamalakad ng ganyang negosyo. Kung sakali man pumayag si Tanggol na maging kasosyo si Divina, hindi siya makakapag-desisyon dahil wala siyang alam. Boss, dapat makapasok tayo dito para maging kasosyo natin sila Tanggol. Sigurado naman di mapapaya si Boss Divina kay Tanggol. Sa dami pa naman ang ginawang tulong ni Boss eh. Di ba Tanggol? Sa akin walang problema. Mabuti po siguro, itanong muna natin kay Supremo sa kay Amanda. Kausapin natin, Tanggol. Tawuan na lang ang ilalagay dito. Pwede nang patakbuhin ulit itong laboratorio na to. Ilang porsyento na nakukunin mo? Dahil si Boss ang mamumuhunan, dapat malaki. At kami na magpapatakbo nito. Kwenta. 20% ang hati ko para sa kikitain natin lahat. 50%? Eh ngayon mo lang nakita to at wala ka namang alam? Marami akong alam sa negosyo, Amanda. Ano man pinagkaiba nito sa binibenta kong mga kotse? Iba. Dahil hindi basta-basta makakatransaksyon natin. Sanay akong humarap sa mga taong halangang bituka. Kaya wag mo kong mamaliitin, Amanda. Sige. Tanungin natin si Tanggol. 50% Tanggol. Ako lahat ang maglalabas ng pera. Wala kayong ilalabas. Sa akin, walang problema. Sandali, Tanggol. Alam mo ba ang sinasabi mo? 50%? Meron naman tayong pera, yung Star of Venus. Bakit hindi natin ibenta yon at gamiting puhunan? Masyadong malaki ang 50%. Tayo ang nagpakapagod. Tapos siya ang kikita. Paano na lang kung kumita to ng sobra-sobra? Baka tridor rin pa tayo niyan. Ako pa talaga, Amanda. Baka ikaw. Baka pag nakahawa ka na naman ng malaking pera, tridor rin mo kami. Hindi mo ko kilala. Kilalang kilala kita. Pinaimbestigahan na kita, Amanda. Hindi ba tauhan ka dati ni General Pacheco? Pero anong ginawa mo? Tinridor mo siya. Yan, si Primo. Di ba pinakulong mo yan? Di ba inilaglag mo yan sa mga pulis? At isinalba mo ang sarili mo? Ngayon, Amanda. Sabihin mo, sino sa atin dalawa ang may kapasidad na mag-tridor? Sige, ikaw ang sumagot ng gol. Lagi naman kami sumusunod sa'yo eh. Sige, magpauto ka sa kanya! Hindi ako nagpapauto. Walang ginagawang masama sa atin si Boss Divina. Kaya naniniwala ako sa kanya. Baka nga mamaya eh, ikaw pa mag-tridor sa amin. Agaya na ginawa mo sa amo mo. May dahilan ako kung bakit ko ginawa yon. Tanggol! Baka hindi mo alam ang sinasabi mo. Supremo, hindi ba gusto mong patayin yan? Dahil tiniraidor ka niya? Baka hindi mo alam, Supremo. Baka mamaya pinasasakay ka lang yan. Pinaiikot ka para lukuhin ka ulit!